Well, kasi ngayon talagang napaka-powerful na ng social media. Minsan, kadalasan talagang mga nasa social media, madaling napapaniwala ng isang article. Minsan talaga magbibigay ito ng kakaibang impact, lalo na sa ibang tao. Like yung nangyari nga sa akin na, well, actually, sobrang gulat ako. October 2019 last year, paggising ko lang ng isang umaga, talagang tagtad na ng calls and tagtad na ng message yung Facebook ko. And even yung mga kapitbahay ko sa Manila, pumunta sila sa bahay para ask na condolence kung anong nangyari ba sa anak mo dun sa mommy ko. And my dad was really shocked about what happened. Parang, oh my God, patay na pala ako. Parang marami pa akong gustong gawin, bakit ako biglang pinatay? So, maraming article siya na iba't iba yung edit ng pictures na nagsasabing pinatay daw ako, ginahasa daw ako, ni-rape daw ako, nilagay yung katawan ko matapos chap-chapin sa maleta. And hindi siya magandang biro, especially yung family mo is really affected and even your relative is asking what really happened. But it's not true! I'm still alive. Well, actually, pag kinlink nyo yung link, nandun yung picture ko, magpiplay yung isang article noong April 2019 pa na sinasabi doon sa, ang pangalan po ng show is Pilipinas Ngayon ng GMA News TV. Tinanggalan ng mata at lamang-loob. Ganyan ang kalagayan ng isang overseas Filipino worker nang inuwi sa Pilipinas mula Saudi Arabia. Hustisya ang panawagan ng pamilya. Isang OFW na totoo po siyang pinatay, totoo po siyang pagdating doon sa airport, wala na po siyang mata at wala na po yung ibang parte ng lamang-loob niya. Nabalot ng lungkot ang mag-anak ni Lemuel Lansangan dahil sa sinapit ng kanyang bunsong kapatid na OFW sa Saudi Arabia. Actually, yung real story po nito is December 8, 2018 pa po namatay yung biktima and yes, dito po sa Saudi nangyari po. Dumating ang labi ng 39 anyos na biktimang si Lemuel Lansangan sa kanilang bahay sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan noong April 3. December 8, 2018, nang patayin ang biktima ng hindi pa nakikilalang salarin sa Saudi. 29. April 29 lamang po siya naiuwi ang bangkay niya at laking gulat nga po ng pamilya niya na wala na po itong mata at wala na rin po itong lamang-loob, sinasabi po doon sa video. Ang masaklap, tinanggalan pa ng mga mata at lamang-loob ang biktima. Puno rin ng pasasilansangan, palatandaan na pinahirapan pa ito bago pinatay. Para lang mabuksan yung article na yon just to gain money. So I think it's really not a good idea. So let us be more responsible sa mga posts natin. Be more responsible sa mga sinishare natin. And of course, thank you very much po doon sa mga concern na nagbeso sa akin sa lahat po ng netizen. Maraming salamat po dahil naparandaw niyo po sa akin yung pagmamahal niyo. At doon po sa mga gumagawa ng hoax na balita like this, please guys, stop niyo na guys. Be positive. Masaya pong mabuhay ng walang kaaway. Mas masaya pong gumawa ng kabutihan kaysa po gumawa po tayo ng mga kalokohan sa social media. Dahil lahat po ng ginagawa ting masama ay may kapalit po yan. So gawin po natin kung ano po yung tama. Maraming salamat po sa inyo. And please continue to be a good example, lalo na sa social media. And always think before you click. Thank you very much po sa inyong mga subscription. Please follow and subscribe po sa aking official channel. It's Raymond Lopez TV. Have a great day guys. Bye!